Hello everyone! Welcome to another episode of Sampayan Garden. In this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano nga ba ang tamang paggamit ng balat ng itlog bilang isang fertilizer. Paano nga ba ang tamang paggamit ng balat ng itlog? May nakikita po kasi ako, no, kahit dito po sa amin, nilalagay na po agad yung isang buong itlog sa halaman or sa lupa. Pag ganun po yung ginawa nyo, hindi po effective yung ganun. Kasi yung nutrients na nasa balat ng itlog, eh hindi pa po plant ready. Kailangan pa po kasing ma-decompose ng balat ng itlog bago po ma-absorb ng plant yung mga nutrients na nandun. So kung hindi pala effective yun, eh paano pala? So ang dapat po natin gawin, durugin pong mabuti yung balat ng itlog or i-pulverize po natin, mas maganda. Mas mabilis po siyang madidecompose compared dun sa isang buong itlog na ilalagay nyo po sa halaman nyo. Yan, pero bago po natin gawin yun, ano? Bago natin i-pulverize yung itlog, ang una po dapat natin gawin ay hugasan po muna yung itlog. Banlawan lang po natin ng tubig para matanggal yung mga natitirang egg whites. After mabanlawan, ibibilad naman po natin sila sa araw. Yan. Siguro kahit mga 1 hour to 2 hours lang po. Kasi alam mo naman dito sa atin, no, napakainit, mabilis pong matuyo. Bakit natin binibilad? Para po mamatay yung mga bakterya tulad ng salmonella. And yung itlog, eh, mas mabilis siya madudurog. Okay, so kapag tapos na po kayo magbilad ng mga balat ng itlog, ipupulverize na po natin sila. Okay, so pwede po kayong gumamit ng pandikdik o kaya naman, kung meron po kayong blender sa inyong bahay, mas maganda po yun kasi mas mapupulverize po natin yung balat ng itlog. So dito po sa amin, wala po kaming pandikdik, blender po yung gagamitin ko. Ang eggshells po ay mainly made up of calcium carbonate. And calcium bilang secondary macronutrients na kailangan ng ating mga halaman, ito po yung nagbibigay tibay sa cell wall ng mga plants. So para po mas madali po nating maintindihan, kung sa tao, ang calcium po ang nagbibigay lakas or tibay sa buto, ganun din po sa halaman, sa cell wall naman po nila. Okay guys, kapag nagpo-pulverize po kayo ng balat ng itlog, iwasan po natin malanghap yung usok kasi nakakasama po yan sa atin. Okay, kapag tapos na po kayo mag-pulverize ang balat ng itlog, pwede na po natin silang gamitin. By using calcium as fertilizer, makaiwas po tayo sa mga komplikasyon ng halaman. Tulad ng pagkabansot, no, yung hindi na paglaki, yung mga bagong usbong na leaves na kumukulubot, yung pagkalagas ng mga bulaklak bago po sila maging bunga, and yung pagkakaroon po ng deformity sa mga fruits po, no, especially nangyayari yan sa sili, sa tomato, yung mga ganun, yung mga fruit-bearing plants po. Gamit po ng eggshells bilang fertilizer, pwede po natin sila ibudbod sa paligid ng ating tanim. O kaya naman, pwede po natin silang ihalo sa ating lupa, no, bago po tayo magtanim, no, or bago tayo magpatubo ng buto. In this way po, no, mas mabilis madidecompose yung eggshells at mabilis pong ma-absorb ng mga plants yung nutrients na nasa eggshells. Compare po sa isang buong itlog na ilalagay nyo po sa inyong tanim. And by doing this guys, nare-reduce din natin yung acidity ng lupa and na-improve din natin yung soil drainage. And remember, ang number one factor po kung bakit po tayo namamatay ng mga halaman kapag nakatanim po sa paso, ay dahil sa overwatering. So maganda po maglagay ng eggshells, so maganda po maghalo ng eggshells sa lupa. So pag nagdiligay sa halaman nyo, eh mas mabilis siyang bababa at hindi siya magstay ng matagal sa lupa. So may iwasan natin yung pagkabulok ng mga halaman. Ayan, at kung nagko-composting po kayo, no, pwede nyo rin pong gamitin yung eggshells sa inyong compost. So dagdag nutrients po siya kapag natapos yung inyong compost. At kung nagve-vermiculture po kayo o yung pag-aalaga ng composting worms, napakaganda rin po ng eggshells
para sa kanila kasi tumutulong po yun sa kanilang digestive system. Mas mabilis po silang mag-digest ng pagkain kapag meron pong pulverized eggshells yung inyong worm bin. So, yan po ang mga pwede nating gamitan ng eggshells. Another thing, kapag meron po yung problema sa mga slugs or snails, no, yung mga suso, pwede nyo pong gamitin yung eggshells. Pero, hindi po dapat yung pulverized. Dapat onting durog lang. Tapos, ilalagay nyo po sa paligid ng inyong tanim. So, ang mangyayari, kapag lalapit yung mga suso dun sa inyong halaman, para sila naglalakad sa basag-basag na salamin. So, hindi na nila pupuntahin yung halaman nyo. So, ganun po yung ginagawa parang for pest control ng mga snails. Ayan, so remember guys, kapag gagamit po tayo ng eggshell sa ating mga halaman, hindi po effective yung isang buong itlog na ilalagay nyo sa inyong halaman. Dapat po ang gagawin ay hugasan muna, ibilad sa araw, ipulverize or durugin ang pinong-pino para mas mabilis po siyang ma-decompose at mas mabilis po ma-absorb ng halaman yung nutrients na nasa eggshells. Ayan, so before I end this video, meron po pong isang paraan, no? Isang way para gamitin yung mga eggshells bilang isang fertilizer. And yun po yung kalfos. Pina-ferment po natin yung eggshells sa vinegar, no? Sa suka. Tapos kapag in-apply po natin yun sa ating halaman, plant ready na po siya. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan hintayin mag-decompose para ma-absorb nung halaman yung nutrients. So abangan nyo po yan guys sa next video ko. Gagawa tayo ng kalfos. Yan. And yes, that's it. That's how you properly use eggshells bilang fertilizer sa ating mga halaman. Let's continue to learn more about these free organic fertilizers na matatagpuan natin sa ating mga kitchen. And together, let's take that first step towards zero waste. So, ito pong mga small things po na ito, no? Bahagi na po ito ng pagiging zero waste kasi parang ina-upcycle po natin or binibigyan po ulit natin ng purpose yung mga bagay na patapon na. Slowly by doing this, ano, makapag-develop tayo ng habit na mas sustainable at mas malaking impact sa ating environment. So, yun lang po guys. Sana po samahan niyo po ako sa journey ko na ito and patuloy lang tayo magbibigay ng mga tips, ideas, and kung ano man tungkol sa sustainability and zero waste. Kaya naman, hit that like button, share this video, and please don't forget to subscribe to my channel. See you in my next video. Salamat.